Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Ang gayuma ng matandang manggagamot. Inimbitahan ni Remenick ang kaibigan niyang Batanggenyo na si Elo sa kanyang malaking bahay upang makipag-inuman. Tatagay sana sila upang ipagluksa na may nobyo na ang matagal na niyang pinapantasyang si Charlotte. Pre, LD ka ba ngayon? Samahan mo naman ako. Broken hearted ako ngayon eh. Sabi niya sa kaibigan sa kabilang linya, sumisinok-sinok na siya sa kalasingan. Ala eh, lasing ka na yata! Tanong ni Elo na may puntong taga Batangas. Ubus na ang pangtagay! Saka marami pa akong gawain ngayon! Hindi pa tapos itong pinapagawa sa akin ng bossing ko eh! Kaya nga, aabutin ako ng madaling araw dito sa opisina, overtime! Eh, pagpabukas na lang yaang tagay-tagay na yan! Pag-usapan natin ang pagka-broken mo kay Charlotte! Sabi ng kaibigan niya na nahahapo na sa kaantukan. Pare, ang sakit-sakit eh. Yung ganoong klaseng nilalang pa ang nagustuhan niya. Hindi ko kayang tanggapin, pre. Hindi ko kaya. Nag-uumpisa ng magdrama si Remenick. Ala eh, April by Rehino lang ang peg. Di yamak na mas gwapo naman ako. Jericho Rosales kaya to ng bata, no? Mayaman na, gwapo pa. Tapos sa mukhang hipopotamus lang siya babagsak. Hindi to pwede, pre. Hindi pwedeng magkatuluyan ng isang magandang sirena sa isang hipopotamus. Anong meron ba yung Diego na yun na wala ako? Tumungga ulit siya ng isang bote ng Red Horse. Nilaklak niya yon hanggang sa maubos. Walang tinira ni isang patak. Ala eh, kabagal-bagal mo naman kasi eh. Isang dekada ka na yatang mahigit na torpe kay Charlotte. Eh, kung dati sana eh, pinopormahan mo na siya, edi hindi ka sana mauunahan ng Diego na yon. Tagal-tagal na pangarap yang si Charlotte eh. High school pa lang kayo eh. Yan taloy, yung pinapangarap mo napunta sa bungungot. Pinasirit ni Remenick ang nguso ng isa pang bote ng alak, tinanggal ang tansan at sinalinan niya ang wala ng laman babasaging kopita at tinungga. Yan na pre, kung may oras lang sana ako, lilipad ako ng ibang bansa eh, para magparitoke. Bagyang nagulat si Elo na nasa kabilang linya pa rin. Ala eh, bakit balak mo pang magparitoke sa gwapo mong yan? Sinapunan niya ang ulo sa pagkahilo. Oo pre, magpapalit ako ng mukha ni Empoy. Narinig ni Remenick na natawa si Elo. Nakaw naman pare! Kung ang mukhang yun ang gusto ni Charlotte, gagawin ko para sa kanya. Ay pare naman, parami pang ibang babae dyan! Sa daming ang nakakandara pa sa yung sexy na babae at mas higit na maganda kaysa Charlotte. Ano ka ba naman eh? Bakit hindi na lang sila? Tanong ni Elo. Naku naman eh! Mamigay ka naman! Ay, loko. Iba sila kaysa kay Charlotte. Elo, kay Charlotte ko higit nakita kung sino ako. Siya lang ang tanging babae na nakita kong iaharap ko sa altar. Ang babaeng nakikita ko sa aking hinaharap. Hinaharap niyang malusog. Ang babaeng bibigyan ako ng maraming anak. Sabi niya at tumingla sa madilim na kalangitan. Ay nakaw, napakalibog mo pala. Malusog na hinaharap. Maraming anak. Ay nakaw. Humagikik si Elo. Pero paano yan pre? Kay Diego na siya. Si Diego nang magbibigay sa kanya ng maraming anak. Nakaw po, delikado. Ala eh. Tumayo si Remenick sa upuan at marahang lumapit sa dulo ng terrace para titigan ang mga bituin. Nag-uumpisa na siyang pagnasaan ng dalaga. Siya ang aking star at ako ang kanyang moon. Hoy! Anong pinagsasabi mo dyan? Nababaliw ka na ba? Oo, nababaliw sa kanya.
nakapangulumbaba na siyang tinititigan ng bituin na ikinukolekta sa itsura ni Charlotte. Eh, ala, ano bang pinagsasabi ko? Nasaan na nga pala tayo, pare? Ala, eh pre, itulog mo na nga lang yan! Balik tayo sa topic kay Charlotte, pero, teka. Nakaramdam na lamang ng pagkahilo at pagsusuka si Remenick. Panay-uwak tuloy ang naririnig ni Elo habang napapangiwi ito. Ala, eh, sarap pa naman ang lugaw ngayon! May iba ka bang naiisip na paraan, pre? Tanong niya ng mahimasmasan. Ay, wala na! Alay, kung mahal talaga ni Charlotte yung si Empoy, este, si Diego, ayaan na natin! Hindi, hindi pwede yung pre. Pinalis ni Remenick ang kaning na iwan sa bibig niya na isinuka. Hindi pa sila kasal, no? May magagawa pa ako, di ba? Ay, abay, oo naman. Maging kabit ka. Agawin mo. Tumawa si Elo ng nakakaloko. Ha? Hala eh, kung hindi ba sila kasal, may pag-asa ka pa nga kay Charlotte. Eh, pero paano nga, pre? Nakakunot niyang tanong. Gusto ko talagang mahumaling siya sa akin eh. Ayoko na laging didikit-dikit ang hipopotamus na yun sa mahal ko. Alay, kung wala ka talagang ibang paraan, naiisip ko ang pinakamatindi. Ano nga yun, pre? Alay, gayumahin natin! Gayuma! Sagot ni Elo. Ha? Gayuma? Oo, pre! Alay, panigurado, ginayuma ni Diego yung si Charlotte. Isang malakas na gayuma ang dapat nating ipantapat kay Charlotte. Mas malakas ang gayuma ni Diego! Eh, paano naman tayo makakahanap ng malakas na gayuma? Tanong ni Remenick na tila ba interesado na sa suwestyo ng kaibigang Batanggenyo. Ay, may naikwento sa akin ng lola ko eh. Dati nung nabubuhay pa siya. Pagsisimula niya. Eh, si Kahangtod. Nananawas at nangihilot. Siya ang makakatulong sa iyo sa panggagayuma. Magaling yun! Kumpiyansang sabi nito sa kanya. Eh, saan naman siya matatagpuan, pre? Alay, ang pagkakaalam ko, sa dulong bahagi ng Mindoro, ere. Hinilot na ni Remenick ang kanyang sentido. Nako, ang layo nung dito sa Bataan, pre. Malapit yan sa Palawan, di ba? Napakamot pa siya ng ulo. Ang layo talaga. Alay, kung mahal mo talaga, gagawin mo ang lahat, hindi ba? Eh, sa bagay. Alay, ano? Tarago! Taranji! Malapit na ang Semana Santa eh. Dalawang araw na lang. Lipad tayo o sasakay sa barko. Ha? Sasama ka rin? Bumuntong hininga ito sa kabilang linya. Abay, oo! May gusto rin akong gayumahin eh. Napatawa na si Remenick. Tila nawala na ang tama sa kanya ng alak. Eh, sino naman ang gagayumahin mo? Ako? Alay, loko ka! Kilala mo si Maria Hosana! Napataas si Remenick ng mga mata. Inisip ang tinutukoy ng kaibigan. Ah, yung nakilala natin sa bar last night. Oo! Alay, hayop pa naman sa ganda nun eh! Pagkamangha ni Elo. Hayop talaga, si Hipon Girl. Ay, halak ka! Grabe naman to eh! Makapamintas! De, joke lang. O siya, sinisita na ako dito ng busing ko. Kita-kits bukas ha. Pinatay na nito ang tawag. Sabik naman si Remenick na humarap kay Kahangtod. Isipin pa lang niyang maaangkinan niya si Charlotte at maagaw kay Diego, tila naka-jackpot na siya kumpara sa tinatamasa niyang yaman ngayon. Nahiga siyang nahihilo pero nang lamunin na siya ng kaantukan, napaniginipan na niya si Charlotte na hinahalikan siya. Niyayapos at hinahalay. Pero paggising niya, nadismaya siya sapagkat hindi pala totoo ang lahat ng iyon. Pumasok siya sa opisina na may hangover, subalit nabura ang hangover niya nang makasalubong si Diego.
Ayaw na ayaw niya ang kurba ng mukha nito, lalo na ang ilong nitong malalaki pa sa butas ng puwet, at ang mga matang mas malaki pa sa mata ng Tarsier. Mas lalo siyang naiinis nang nginitian siya nito, para bang iniinsulto siya na nagtaas baba pa ng kilay bago tumungo sa cubicle ni Charlotte na busy na sa pagtitipa sa computer. Nagtukaan pa ang dalawa dahilan para mag-usok ang magkabilang butas ng ilong ni Remenick. Parang matalas na itak na dumapo ang kanyang paningin sa dalawang magkasintahan na nagtutukaan. Hindi ko matatanggap na sa isang malaking dibuhong bulok ka lang babagsak. May pagbabanta ang mga mata niyang tinututukan ng tingin ang babaeng minamahal niya na may iba na palang minamahal. Magiging akin ka rin, Charlotte. Magiging akin ka din. Nakipagkita si Remenick sa kanyang kumparing si Elo kinahapunan. Binalak na din nilang puntahan ang magaling na albularyo sa Mindoro sa Sabado. Tutal, si Mana Santa na rin ang darating na araw na yon. Isang oras lumipad ang dalawa sakay sa eroplano bago nakalapag sa Mindoro. Binigyan sila ng direksyon ng isang matandang babae kung saan matatagpuan si Kahang Tud. Ramdam din ng dalawang magkaibigan na may malaking paghanga ang matandang babaeng yon sa naturang manggagamot. Gaya ng sabi ng matandang babae, bumaba sila sa dulong kanto. Nilakad nila yon ng ilang dipa bago nila natagpuan ang isang pilapil. Sabi ng matandang babae, madali na lang matutunton ang kubo ng matandang manggagamot. Diretso lang lalakarin ang pilapil. Nilakad ng dalawang magkaibigan ang pilapil hanggang sa makarating sila sa liblib na lugar sa nagtataasan at napapalibutang puno ng alatiris. Kinilabutan ng dalawang magkaibigan nang makatungtong sa hindi pamilyar na lugar. Sa bakurang kasi na yon, malaki ang mga puno ng alatiris na nakapaligid. Hindi rin lumulusot ang liwanag sa lugar na yon. Nasasala kasi ng makapal na dahon ng mga puno ang sinag ng araw. Hindi talaga nasisikatan ng araw ang lugar na yon. Yung ingay din ng tricycle o sasakyan na dumadaan sa lugar na yon ay panakanaka ding maririnig. Sa sobrang liblib noon, parang nakarating tuloy silang dalawa sa ibang mundo. Nilibot nila ang paningin at medyo madilim na lugar na yon. Pare, sibat na kaya tayo? Hinila ni Remenick ng maangas na kaibigan. Parang may hindi ako magandang kutob dito eh. Nakaw, ala eh! Ngayon pa tayo aatras kung kailan nandito na tayo! Tanong ng kaibigan na halatang nangangatog na rin ang mga braso. Eh kasi naman, isipin mo lang si Charlotte. Kapag iniisip mo siya, abay, mawawala yung daga mo sa dibdib. Pumikit si Remenick pero pagdilat niya, may mga babae namang nagsilitawan sa hardin nila. Mga humigit kumulang 8 nagsisigandang babae yon. Mas mga bata pa sa kanila. Ano pre? Matatakot ka ba sa lugar na ito? Ala ay! Naglaway bigla si Remenick sa nasilayan. Hindi na. Titig na ang binata sa dibdib ng mga nakapalibot na babae. Alay, kontrolin mo ang pagkamanyakis mo! Bulong ni Elo sa kanya. Tandaan mo, kay Charlotte ka lang! Sino po sila? Bakit sila nandito? Tanong ng matangkad na babaeng nakatapis lang ng tuwalya sa dibdib. Nakabalot pa ang tuwalya sa nabasang buhok. Ito na ang nag-approach sa kanila sapagkat nakatulala lang ang ibang mga babae sa kanila. Yung ibang babae pa, masama pa ang pagkakatingin. Eh, si Kahang Tud po. May nakapagsabi po sa amin na dito daw po namin matatagpuan si Kahang Tud. Ang sikat na manggagamot sa baryong ito. Sunod-sunod niyang tanong sa halos kaedad lang niya na babae. Tinuro ng babae mga kubong nakahilera. Nakikita mo ba ang posong yon? Diyan lang siya matatagpuan. Sa malaking kubong yon. Minwestra pa ng babaeng yon ang malaking kubo. Ano ba kailangan nyo sa labs ko? Nanlilisik na tanong na binalingan sila ng babae. Sabay-sabay na bumaling naman ang nanlilisik na tingin ang mga babaeng tulala lang sa kanila kanina. Sa babaeng nagtanong nang marinig nila ang labs.
Ay, ang ibig kong sabihin kay Kahang Tud. Nagiba ang tono nito at umamon ang balingan nito ng mga babae. Bakit niyo po ba siya hinahanap? Sabay-sabay naman bumalik sa kani-kanilang gawain ang mga babaeng may payak lamang na pananamit. Eh, sabi sa akin, siya ang makakatulong sa akin. Tumango ang babae at hinatid sila sa malaking kubo. Ina, tumuli na kayo. Inirapan sila ng babae at itinuloy na ang paliligo sa may poso. Inabutan nila Remnick at Elo na kalalabas lang ng palikuran ng matanda. Walang pantaas at sinusuot ng maayos ang salawal. Ah, may mga bata pala tayo rin eh. Nagulat pa ang dalawang binata ng kasunod na iniluwa ng palikuran ang isang babaeng naka-spaghetti dress. Naintriga sila Remnick at Elo kung anong ginagawa ng matandang manggagamot at ng babae sa palikuran. Pero hindi na nila pinalawig ang kanilang konklusyon. Sa halip, binati na lamang nilang dalawa ang albularyo. Maganda umaga ho. Magalang na bati ng dalawa. Eh, magandang umaga din. Sige, maupo kayo. Tugon ng matanda. Nagpakilala na rin ang dalawang magkaibigan sa matandang manggagamot. Payat na payat si Kahang Tud at kulubot na rin ang balat. Pero kung susuriing maigi ang itsura nito, may itsura si Kahang Tud noong binata pa ito. Inalalayan ng babaeng naka-spaghetti dress si Kahang Tud papunta sa aparador. Kumuha ito ng sando at tinulungang isuot yon ng babaeng may alindog na pangangatawan. Babae! Nagsalita si Kahang Tud na bumaling sa dalawang magkaibigan. Ho? Ulit na tanong ni Remnick. May nagugustuhan kayong mga babae? Oho. Sagot ni Remnick. Hindi ho! Tugon din ni Elo. Alay, hindi ako ang may nagugustuhang babae. Ito ang kaibigan ko ho. Tinapik ni Elo ang balikat niya. Babae nga. Tanong ulit ni Kahang Tud kay Remnick. Opo, hindi naman ho ako bading eh. Sagot siya ulit. Papikit-pikit si Kahang Tud na lumapit kay Remnick. Tila manirisim na ata nung matanda o isang uri ng sakit sa mata. Inamoy siya ng manggagamot. Lumayo naman ang bahagya si Remnick. Hindi ka nga amoy paminta, bata. Pero itong kasama mo eh. Kay Elo naman ito tumingin. Bakit to ako napasalir yan? Itong kaibigan ko lang ho ang manggagayuma. Umiwas ng tingin si Elo sa nanlalalim na tingin ni Kahang Tud. Siya ho, hindi ako. Binulungan naman niya ang kaibigan. Di ba may papagayuma ka rin kay Kahang Tud? Yung babae sa may bar? Tumugon din ng pabulong si Elo. Pre, nag-iba ng desisyon ko. Hindi na pala. Tutulungan na lang kitang itulay kay Charlotte. Naputo lang ang kahinaang pag-uusap ng magkaibigan nang magsalita ulit si Kahang Tud. Ilang babae ba? Tanong niyang muli kay Remnick. Isa lang ho. Anong pangalan? Charlotte ho. Charlotte! Charlotte de Jesus po. Agarang sagot ng binata. Nagkatinginan ng dalawang magkaibigan. Para bang biglang kinabahan si Remnick at namutla sa sunod-sunod na tanong na binabato ng matanda sa kanya. May dala ka bang litrato niya? Tanong ulit ng albularyo. Umupo ito at sumunod ding umupo ang babaeng nakaspageti at nagkunyapit sa braso ng matanda. Dinukot ni Remnick ang pinakatatagong litrato ni Charlotte na nasa kanyang pitaka. Kinuha niya yon kasama sa nakaipit niyang tin ID at inabot kay Kahang Tud. Heto po oh, siya po yan. Inabot din naman yon ng manggagamot. Nanliliit ang tingin itong tinitigan ng larawang binigay sa kanya. Mas lumapit pa ang nangungulubot nitong mukha sa larawan. Di kalaunay umaliwalas ang mukha nito. Ngising-ngisi. Aba, napakaganda nito ah. Sabi niya at inilayo na sa mukha ang litrato na ibinigay ni Remnick. Napakaamo ng mukha niya. Inabot din yun ni Remnick sabay kamot ng ulo. Oho, kaya nga ho, patay na patay ako dyan eh. Sagot ng binata.
Tiningnan ni Reminic ang nakabusangot na pagmumuka ng babaeng naka-spaghetti dress. Tila hindi nito nagustuhan na pinuri ni Kahangtod si Charlotte. Lo, magkano naman ang magiging bayad kung sakaling gumana yung panggagayuman nyo? Tanong ni Reminic. Eh, depende sa ganda ng babae yan. Sa babaeng gagayumahin. Pero sa tansya ko, sa itsura ng gagayumahing babae, ilibre na lang kita. Ho? Saka lang natin pag-usapan, bata. Siya nga pala, mabalik tayo. May gamit ka bang dala niya? Tanong ulit ng matandang papikit-pikit. Ay, kasi po, lo. Ay, yun lang. Sabi ng matanda, pumalatak naman ang kaibigan niyang si Elo at naiiling. Ala ay, nakalimutan natin yung pre! Dismayadong umiling si Reminic sa matanda. Naku, pasensya na po, wala ho eh. Mas lalong lumukot kumulubot ang mukha ni Kahangtod. Eh, papaano kita matutulungan niya, bata? Napakamot ng ulo si Reminic. Ang gusto ko lang naman hulo eh, mapansin ang minamahal ko. Bata, hindi ka lang niya basta-basta mapapansin. Mababaliw siya sa'yo. Kumpiyansang sabi ni Kahangtod. Nakikita mo ba itong katabi ko? Oh, lo, asawa mo po? Inosyenteng tanong ni Reminic. Nangingiti naman si Kahangtod. Saka sumipol. Ilang sandali lang din, nagsipasukan ng mga babae sa kubo ng matanda. Yan, pati ang mga yan! Manghang bumaling ang dalawang magkaibigan sa hindi mabilang na kababaihan at ang iba na nag-aabang sa labas ng kubo ng matanda. Akin ang mga yan! Akin lang sila! Nagsilapitan ng mga babae kay Kahangtod. May halong mangha at pagkaingit tuloy ang naramdaman ni Reminic sa matanda. Sige na, umuwi ka sa inyo bata. Tapos dalhin mo sa akin ang isa sa laging dinadalang gamit ni... ano ba ka mo ulit yung pangalan ng babaeng nagugustuhan mo? Charlotte po, Charlotte de Jesus. Ayan, si Charlotte de Jesus. At paniguradong mapapasayo siya. Kumandong naman ang isang babae na nakapusod ang buhok sa matanda at hinalikan ito sa mga labi. Parehong napangiwi ang magkaibigan sa nagtuka ang dalaga na sa tingin nila 18 anyos pa lamang at sa matandang albularyo. Sige ho, babalik na lang ho kami ulit. Marami pong salamat, Lolo Hangtod. Tumingin ulit ang magkaibigan sa mga babaeng nakapalibot sa matanda. Tulala lamang ang mga itong nakatunghay sa albularyo at animoy walang bumakat na kahit anong ekspresyon sa pagbumukha ng mga babae. Sige na, lumabas na din kayo mga dalagingding ko at saka magluto. Nagugutom na ako eh. Utos ni Kahangtod sa mga babae niya. Para mga robot na nagsilabasa ng mga babae sa kubo at sinunod ng matandang manggagamot. Bumilib na talaga si Reminic sa matanda. Naisip ng binata na isang malakas na gayuma ang ipinalasap siguro ni Kahangtod sa mga ito. Lumabas na sila Reminic at Elo ng malaking kubo. Nang makarating sa pilapil, sakalang sila nag-usap na dalawa. Ala ay, talaga palang matinik sa babae yang si Kahangtod. Kapani-paniwalang matutulungan kanya sa panggagayuma mo kay Charlotte. Ngiting sabi ni Elo sa binata. Napangisi si Reminic. Maniguradong iiyak ng dugo yang si Diego kapag nalaman niyang sa akin na si Charlotte. Kumpiyansang saad ni Reminic sa sarili. Alay, congrats na kaagad pare! Paletsyon ka ha! Hindi lang letsyon, magpapafiesta pa ako. Alay, para ka namang ikakasal na niyan eh! Advance mag-isip pre, doon na rin papunta yun eh. Nagtawanan na lamang ang dalawang magkaibigan nang lagpasan nila ang dalawang kanto ng palayan. Kinabukasan, lakas loob na si Reminic na lumapit sa kanyang pinapantasang si Charlotte. Tinaon niyang break time nila sa opisina at wala doon ang nobyo nitong si Diego. Inabutan ni Reminic na nag-aayos ng nakasalansa na brown envelope ang dalaga. Ang binata na ang unang bumati. Hello, Lot. Ngiting-ngiti siyang kumaway. Oh, kumusta, Rem? Biglang natuliro si Charlotte at palihim na tumingin ng bagya sa kanya.
Naghahanap na siya ng tiyempo na umamin. Kahit na base din siya nito sa harapan niya, hindi niya na ito iindahin. Total, mayroon na siyang plan B. At ito ang panggagayuma ni Kahang Tod. Ayos naman. Kumusta naman kayo ni Diego? Ayos lang din. Kaswal na sagot ng dalaga. Bakit ba? At ano nga palang kailangan mo sa akin? Wala. Naalala ko lang nung high school tayo. Masyado kang mailap sa tao eh. Simula ni Reminic habang nagre-reminis. Oo nga. Naalala mo pa yon? Nakataas na ang kaliwang kilay ni Charlotte. Nag-iba na rin ang timpla ng mukha nito na kanina'y blooming. Lagi ka nga lang nasa sulok eh. Oo, alam kong introvert ka. Ayaw mo nga sa mga tao pero matalino ka naman. Sabi niya habang patuloy pa rin ang pagkukwento ng nakaraan nila. Bakit mo naman nasasabi sa akin yan, Rem? Nagdududa na si Charlotte. Wala lang. Kita mo ngayon, may nagpapasaya na sa'yo. Lumapad ang pagkakangiti ng binata. Nahagip niya ng paningin sa ibabaw ng lamesa ng dalaga ang palagi nitong gamit-gamit na lipstick. Mas lumapit pa si Rem sa table ni Charlotte. Oo, at mahal ko si Diego. Wala pa ring reaksyon na sagot ng dalaga sa kanya. Nang makakuha ng pagkakataon si Reminic, dinampot na niya ang lipstick nito at marahang ibinulsa. Pero nasisigurado mo bang mahal ka rin ni Diego? Sarkastikong tanong niya sa dalaga. Natigilan sa mga pag-aasikaso si Charlotte ng mga dokumento. Mabangis na ang itsura nitong humarap sa kanya. Siguradong sigurado. May pagdududa ka ba sa pagmamahalan naming dalawa ni Diego? At bakit ba? Hindi na napigil ni Reminic ang nararamdaman. Wala na siyang pakialam kung tumingin ang mga kaopisina niya sa kanya. Dala ng bugso ng damdamin, niyakap niya si Charlotte. Mahal kita, Lot. Matagal na kitang gusto noong high school pa tayo. Nagpumiglas ang dalaga sa pagkakayakap niya. Ano ba, Rem? Umalis ka nga. Narinig na din ni Reminic na parang mga bubuyog na nagbubulungan ng mga kaimpleyado niya sa opisina. Wala na siyang pakialam kung mag-iskandalo siya. Basta masabi lang niya kay Charlotte ang nararamdaman niya dito. Ano bang nagustuhan mo sa Diego na yon, ha? Di hamak naman na may itsura ako sa kanya. Isang malakas na sampalang dumapo sa pisngi ng binata. Pumaling ang kaliwa niyang pisngi. Bumakat sa pisngi ni Reminic ang pamumula-mula sa mga kamay ni Charlotte. Hindi ba tayo ng itsura kapag nagmamahal ka, okay? Oo, panalo ka na sa itsura. Pero hindi mo mababago ang pagmamahal ko kay Diego. Minahal ko siya dahil sa kabaitan niya at maka-Diyos. Mapait ang itsura ni Charlotte na naglilita niya ito sa kanya. Mas lalo mo lang napinatunayan sa akin, Rem, na hindi ka kagusto-gusto sa ipinapakita mong pag-uugali ngayon. Nag-walk out si Charlotte at binitbit ang shoulder bag. Nagngit-ngit naman sa galit si Reminic. Ipinukol niya ang panlilisik ng tingin sa mga kaimpleyadong nakamata pa rin sa kanya. Bumulong siya na may pagbabanta habang tinitingnan pa rin si Charlotte palabas. Pupuntaan marahil nito ang nobyong si Diego. Makikita mo, Charlotte, sa akin ka huling babagsak. Dalawang araw ang lumipas nang lumipad ulit ang dalawang magkaibigan sa Mindoro. Hindi sana balak sumama ang kaibigang si Elo, subalit nag-absent ito para masamahan ang kaibigan. Best friend talaga kita, pre. Salamat, ha? Ani Reminic na piniga ang balikat ni Elo. Alay, oo naman! Sino pa ba ang magdadamayan kung di tayo-tayo lang eh? Gaya noong una nilang pagpunta sa bakura ng matandang manggagamot, kapareho pa rin ang pakiramdam nila. Nakakakilabot dahil sa nagtataasang puno ng alateris. Madilim at hindi tumatagos ang sikat ng araw sa naturang lugar. Pinapasok agad sila ng mga babae ni Kahang Tod sa malaking kubo nang makilala sila. Ginising pa ang matanda ng babaeng mahabang kulot na buhok na nakahiga sa banig habang may katabing babae at ang matanda ang napapagitnaan. Talaga namang daigpa ni Kahang Tod ang isang normal na babaero sa dami ng babae nito sa kanyang kubo. Ano ba'y ka-istorbo? Sino ba yan?
binulungan ito ng babae nang titigan sila ng matanda. Oh, kayo palang dalawa. Ano bata, dala mo ba yung hinihingi ko nung nakaraan? Tanong nito at inalalayan itong itayo ng dalawang babaeng ikinama nito. Inabot din nito ang tungkod. Dahan-dahang nagtungo sa kanila ang matanda. Oo, ito po. Kinuha ni Kahang Tud ang lipstick ni Charlotte kay Reminic. Sigurado ka nga, ano nga ulit ang pangalan nun? Yung pinapagayuma mo? Charlotte to, lo. Sagot niya. Ah, oo, kay Charlotte. Oo, yan lang naman po yung lipstick na gamit-gamit niya. Masusing tiningnan pa ni Reminic ang letrang CDJ sa lipstick ng kanyang ginugusto, na ibig sabihin ay Charlotte de Jesus. Sige. Tumutungo si Kahang Tud. Sige bata, iwan mo na sa akin ito. Ako na ang bahala sa panggagayuma. Ho? Para naman biglang kinabahan si Reminic. Ala eh, paano naman kami nakakatiyak na nagayuma mo na si Charlotte? Dudang tanong ni Elo. Hindi ba dapat eh nandirini kami habang sinasagawa ang panggagayuma? Isang malakas na gayuma kasi ang gagawin ko. Bumalik si Kahang Tud kay Reminic. Sa susunod na linggo, pihadong mababaliw na sa iyo ang babaeng matagal mo nang pinapangarap. Saglit na kumurba ang mga labi ng binata. Ala eh, anong petsa na yon? Tanong muli ni Elo. Huy, huwag ka na nga sumabat. Mahinang pagpapatahimik ni Reminic kay Elo. Eh, hindi natin alam, pero sigurado kong tatalab ng malala ang panggagayuma ko. Ani ni Kahang Tud na nanghihinang umupo sa di kahoy na upuan. Minamasahi naman ito ng isang babae sa likuran. Eh, teka lang, wala ba kayong tiwala sa akin? Ala eh, hindi naman ho sa ganon. Ako ang nakakaalam bata at may nakatakdang oras para doon. Eh sige ho, makakaasa ho kami. Salamat ho, Lolo Hang Tud. Sige, wala ka naman. Bago umalis ang magkaibigan, nagtapon muna ng tingin si Reminic kay Kahang Tud na kasalukuyang tinititigan ang litrato ni Charlotte. Nakikita ni Reminic ang matinding paghanga sa mukha ni Kahang Tud at sa kanya nakita ang halong pagnanasa sa titig nito. Sa totoo lang, hindi gusto ni Reminic na tinatawag siya ng bata ng matinik na matandang hukluban. Para ba kasi nitong iniinsulto siya? Napilitan silang umalis. Para namang nagsisisi si Elo na iniwan nila ang gamit ni Charlotte sa matanda. Mukhang may balak na hindi ito maganda. Pre, magtiwala lang daw tayo. Kumalma ka nga. Pagpapahinahon niya sa kaibigang kanina pa isip ng isip ng kung ano-ano. Alay sana nga. Hindi ko gusto ang tabas ng bata ng matandang yun eh. Parang ikaw yata ang gagayubahin niya eh. Nag-aalalang turan ni Elo. Ha? Ako? Hindi. Biro laang. Alay, basta wag mo akong kakalibutan pre ha. Kapag naging kayo na ni Charlotte, baka hindi mo na ako maalala. Pagbibirong mangiyak-ngiyak na sabi ni Elo kay Reminic. Huy! Ikaw pa ba pre? Kakalimutan ko ang gwapo kong Batanggen yung best friend. Ala ay bolero! Lunis ng araw na yon, isang linggong mahigit na palugit na sabi ni Kahang Tud, naganda na si Reminic upang harapin ang malaking pagbabago ni Charlotte. Excited na excited si Reminic kaya hinilod niya na lahat ng bahagi ng kanyang katawan. Sinabon at kahit shampoo na dapat sa buhok lang ay inilagay na rin niya sa maselang parte ng katawan niya. Maayos ang forma niya. Halos ang pabangong paborito ni Charlotte ay ibinuhos na niya sa katawan niya. Mapansin lang ng babaeng iniirog niya. Ginugol niya lahat ng oras sa pag-aayos sa sarili. Bumili siya ng bagong polo, pantalon at sapatos para lang sa paghahanda niyang mapasakan niya si Charlotte. Nandito na ako Charlotte. Patapon na yung Diego mo. Magiging aking ka na rin sa wakas. Late na siyang dumating sa opisina. Pasado alas 10 na yon ng umaga. Nasermonan pa siya ng amo niya pero wala siyang pakialam. Ang mahalaga sa kanya ay sa kanya na lang nakatutok si Charlotte.
Halos sumabog si Reminic sa pananabik nang liparin niya ang paningin kung saan ito nakapwesto. Nagtaka siya dahil wala doon ang babae. Ma'am, nasan po si Charlotte? Dismayadong tanong niya sa kanyang supervisor. Sinungitan pa din siya ng babae nang sagutin siya nito. Eh, nagtataka nga ako kanina pa eh. Hindi mapakali. Tapos, bigla na lang natutulala at ngingiti. Nakatungo lagi kung saan ka pumupuesto. Napapangisi naman si Reminic sa isip. Mukhang tumatalab na yung panggagayuman ni Kahang Tud ah. Pinagdikit niya ang dalawang palad at ikiniskis yon sa pananabik. Tsaka kung magsusumiksik na siya sa akin mamaya. Naputo lang ang pag-a-assume niya nang magsalita ulit ang supervisor. Pero sinundo siya ni Diego. Hindi daw kasi maganda ang pakiramdam ni Charlotte. Naninigas kasi. Eh kaya yon, hindi ko na pinapasok. Biglang napalitan ng inis ang pagkasabik sa nararamdaman kanina ni Reminic. Hi, pag-ote ka mamaya ah. You're late. Go to your working area now. Maotoridad na utos ng babae nilang supervisor. Para lang siyang nanigas na yelo sa kinatatayuan sa nalaman. Hayop na yan. Scammer yung matandang hukluban na yun ah. Pagkatapos sa pagkatapos ng kanyang office job, tinawagan niya si Elo. Kinwento ng binata na hindi tumalab ang panggagayuman ng matandang manggagamot sa Mindoro. Dahil dumidikit pa din daw ito kay Diego. Ala eh, hintayin pa natin. Sobrang ritual pa yata ang ginagawa ni Kahang Tud eh. Para lang mapasayo si Charlotte. Sinunod ni Reminic ang kaibigan niyang Batanggenyo. Subalit umabot na ng isang linggo, hindi pa din pumapasok si Charlotte sa kanilang opisina. Ang hinala ng lahat ng mga katrabaho niya, nakipagtanan na raw kay Diego. Pare, puntaan natin yung matandang hukluban na yun sa Mindoro. Babawiin natin yung perang ibinigay ko sa kanya. Alay, akala ko ba'y libre lang yun? Hindi siya nagpalibre, no? Hinututan niya ako ng 5,000. Nung ibinigay ko sa kanya yung lipstick ni Charlotte, manluloko pala yung matandang yun eh. Ay sige pre, alay, hinay-hinay kalaang, matanda na yun. Baka kung anong, masasapa ko talagang amoy lupang yun. Galit na sabi niya sa kaibigang pumupunto ng Batanggenyo. Alay, magtulungan na natin. Sa pangatlong pagkakataon ay lumipad ulit ang magkaibigan patungong Mindoro. Nag-tricycle sila at naghabal-habal. Nang makatugpa sa palayan at nilakad na pilapil, naabutan ng dalawa ang mga babae sa bakuran ng matandang manggagamot na umiiyak. Ala ay, anong nangyari sa mga nagagandang babaeng ere? Para bang pinagsakluban ng langit at lupa? Tinayo nilang dalawa ang isang babaeng halos maglupasay na sa lupa. Paulit-ulit nilang tinatanong kung nasaan si Kahang Tud, pero patuloy lang silang umiiyak. Ang tanging nakasagot lang sa kanila ng maayos ay ang babaeng nasa poso na kasalukuyang nagtitikwas. Ito yung babaeng una nilang natanong ng maayos kung saan kubo namamalagi ang matandang manggagamot. Iniwan na kami ni Hang Tud dito. Pinagpalit na kami sa babaeng yon. Mangiyak-ngiyak na napasigaw sa galit ang babae. Nagkatinginan ng dalawang magkaibigan. Alay, babae! May kasamang babae si Kahang Tud! Oo, yung babaeng yun, yung nasa litratong binigay mo sa kanya nung nakaraan. Tugon pa ng babae sa gitna ng namumuong galit. Hayop na matandang yun ha, naisaan tayo. Hindi makapaniwala si Reminic. Nagngingit-ngit sa galit ang binata. Halos lahat ng taong nasa bakuran na yon, pare-pareho ang nararamdaman. Hindi na nila mahagila pa ang tusong matanda. Umuwi silang bigo na may halong inis at galit kay Kahang Tud. Subalit isang masamang balita ang nasagap nila ng pagdating nila sa bataan. Nagulat sila nang sabihing patay na si Diego. Natagpuan daw ito ng mga pulis sa gawing iskinita malapit sa tirahan ni Charlotte. Nagdilit ang leeg. Saka wakwak ang dibdib at tiyan. Wala ng mga laman loob, ubos, simot. Dilat na dilat din ang mga mata at nakanganga na waring hihingi sana ng tulong kaso naunahan ito ng salarin. Ang suspecha ng lahat ng mga kapwa-katrabaho ni Reminic, si Charlotte ang huli nitong kasama. Imposible, hindi magagawa ng normal na tao ang ganong klase ng brutal na pagpaslang.
Ay, oo nga. Di ba mahal ni Charlotte si Diego? Imposible naman yun. At anong gagawin ni Charlotte sa mga laman loob ni Diego kung ganun? Maliban na lang kung hindi ordinaryong tao si Charlotte. Eh baka aswang! Sabay-sabay naturan ng mga kaopisina ni Remenick na nakikinig sa kanilang pag-uusap. Naguguluhan na din ng binata kung ano ang tunay na pagkatao ng kanyang pinapangarap noong high school. Nakumpirma nga niya yun nang mamatay si Diego. Baka nga hindi ordinaryong tao ang kanyang iniirog, kundi may halimaw din itong pagkatao na inililihim sa lahat. Ala eh, kamuntikan ka na rin pala magayuman ng kahangtod na yon! Sabi ni Elo nung makipag-toast ito sa kopita sa kanya. Naglalasing sila dahil sa mga nadiskubre nito nito lang. Bakit naman pre? Tanong ni Remenick nang malalasing na. Alay, wala! Lahat na nagpupunta kay kahangtod, siguro eh ginagayuman niya. Ayun, kamuntikan na! Palusot nito. Sayang talaga si Charlotte, no? Aswang pala. Nanghihinayang at umiiling na sabi ni Remenick sa sarili. Alay, sayang nga kung magagaya ka rin kay Diego na nategi. Alay, sayang talaga. Sabi ni Elo na tinatamaan na din ng alak sa utak. Mainam na lang na napunta si Charlotte sa matandang yaon. Alay, ano kayang magiging lasa ni Charlotte sa mga laman loob ni kahangtod? Kung akala niya eh naisahan ka niya, pwes siya ngayon ang naisahan. Alay, nagayuman niya eh isang aswang! Nakaw! Tumungga muli si Remenick ng isang kupita ng alak. Mabuti nga yun. Suminok ang binata na nahihilo na. Ala eh, paano ba yan pre? Ako na lang kaya ang gayumahin mo. Malalim na tumingin si Remenick kay Elo. Hindi nito narinig ang sinabing pahaging na pag-amin ni Elo sa kanya. Aha, ano ka mo? Alay, bingi ka ba? Sabi ko, ako na lang ang aswangin mo. Este, makakahanap ka rin ng ibang mamahalin. Nakita ni Remenick na napayoko na lang si Elo na animoy nahihiya. Ngunit ilang saglit pa, nagkatinginan ng dalawang magkaibigan. Ilang di pa na lamang ang layo ng mukha nila sa isa't isa. Lasing na lasing, pulang-pula ang mga pisngi. Doon na din ipinagtapat ni Elo ang matagal na nitong nararamdaman kay Remenick. Pare, alam mo ba, mahal kita. Mahal mo ba din ako? Ala eh! Wakas!